Hello mga kapatid, magandang gabi po. Sa gabi pong ito, ating ibahagi sa gabi pong ito ay yung ating santos na ebanghelyo sa araw na ito. Sa ika-25 ng buwan ng Hunyo. At ayon sa ating scriptural guide sa Ikul E, ang ating gospel sa araw na ito, lalo na yung mga nakapagsimba kanina, narinig na ninyo ito sa misa. Ngunit sa mga hindi nakapagsimba kanina ay hindi ito nila narinig. So ang gospel natin sa araw na ito ayon sa ating scriptural guide Cycle E, kinukuha o hinugot buhat sa aklat ni San Mateo chapter 10 verse 26 to 33 na kung saan po bigyan tayo ng lakas ng loob ng ating Panginoon Jesucristo sa gitna ng panguusig, kasi nga tayong mga Kristiyano lagi nating asahan na araw-araw uusigin ang ating pananampalataya, ngunit binibigyan tayo ng lakas ng loob ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa ating ebanghelyo sa araw na ito, na kung saan ating mababasa ito sa San Mateo chapter 10 verse 26 hanggang 33. Basahin natin yung gospel natin sa araw na ito ng ating mapagnilay-nilayan ang salita ng ating Panginoon ng ating para sa ating kaligtasan, na nais niyang ipaabot sa atin sa araw na ito. San Mateo chapter 10 verse 26 to 33. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matatakot, higit kayong mahalaga kaysa 1,000,000 maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking ama. Ngunit ang magtatatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang santos na ebanghelyo ng ating kaligtasan. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ayon sa San Mateo chapter 10 26 to 33, tayo ay binigyan ng ating Panginoon Jesucristo ng lakas ng loob na kung saan kung tayo man na sa ating araw-araw na hanap buhay ay makaharap ng mga panguusig ng ating pananampalataya, ay lagi nating tandaan na mas mahalaga tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama na nasa langit, kaysa mga 1,000,000 mga maya na kung saan ay mabibili lang ang 2 sa kanila ng 1 pera. Ngunit ganun pa man kamura ang balyo ng mga ibo na yan, ngunit hindi sila mahuhulog sa lupa, malalaglag,
kung hindi ito payagan ng kanyang ama na sa langit, na siyang ama rin natin. At sabi natin pa Panginoon Kristo, masigit kayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Sa dalawang piraso lang, sa isang dalawang pirasong maya, sa sobrang baba lang, sa sobrang mura ang balyo, isang pera lang ang balyo sa dalawa, lalo pang libu-libo. Di ho ba? Pero masigit pa tayo dyan sa libu-libong maya. Na ibig sabihin, mas valuable tayo sa kaysa mga libu-libong mga maya. Gayunman, ang isa sa kanila ay hindi nalalaglag kung hindi sa kabila ng pagkagiging parang mura na balyo kaysa atin, pero hindi niya pinapayagan na mahuhulog. Gaano pa kaya tayo na mas mahalaga pa kaysa kanila? So yun ang encouragement ng ating Panginoong, ng ating Panginoong Jesucristo sa araw-araw nating pagharap, sa ating pang-araw-araw nating pangangabuhay bilang mga Kristiyano. Alalahanin natin palagi na tayo ay mahalaga sa Diyos. So ang ito mga pag-encouragement sa ating Panginoon Jesucristo, lagi natin itong dadalhin sa ating sa buo nating lakas, isip, puso, kaluluwa na tayo ay mahalaga sa Diyos. Kung dala natin ito sa ating buo nating isip, lakas, puso at kaluluwa, hindi tayo matakot. Kumarap sa mga pang-uusig, maging buhay man natin ang nakasalalay nito. Kumbalikan natin ang kasaysayan ng mga Kristiyano noong unang siglo, maging sa pangalawang siglo, tatlong siglo, maging nga sa ating panahon, hindi sila natatakot. Kahit sila ay pinapatay, hindi sila natatakot. Nagtataka nga yung mga pagano noong unang panahon. Kasi mga Kristiyano noong unang panahon, hinuhuli. Dinadakip. Kapag hindi nila iwanan ang kanilang pananampalatayang Kristiyano, sila ay papatayin, tutusukin, tatalian sila. Ang iba tutusukin, parang lilitsunin na buhay. Tapos yung iba tinatali sa puno, tapos susunugin. Ginawang ang mga Kristiyano noong unang panahon, dahil lang sa kanilang pananampalataya ni Kristo, ginagawa silang ilaw sa kanilang syudad, sa kanilang bayan. At hindi sila natakot na mamatay alang-alang sa kanilang pagmamahal ni Kristo. Maging sa ating panahon, ngayon, kung naalala natin si Father Binaril dahil lang sa kanyang pagpahayag sa magandang balita ng ating kaligtasan, pagpahayag lang sa katotohanan. Si Father Wilson, bago lang kinasuhan dahil sa kanyang pagpahayag sa ating pananampalataya bilang Kristiyano Katoliko. Kaya di tayo matakot kung ang ating mga nangungulo sa atin ay hindi natatakot makulong, hindi natakot mamatay dahil sa kay Kristo. Ganun din tayo. Lagi nating alalahanin sa buong puso natin, lakas, kaluluwa, isip, ilagay natin na mahalaga tayo sa Diyos. Kung ilagay natin yan sa ating buong puso,
lakas, isip, kaluluwa, di tayo matatakot. Umarap sa mga pagsubok sa ating pananampalataya, maging ito'y nangangahulugan man na ng kasawian ng ating buhay. Di tayo matatakot. Dahil tayo ay mahalaga sa Diyos at alam natin na anuman ang mangyayari sa atin dahil sa ating pagpanatili ng matibay sa ating pananampalataya sa Kanya, ay ating nasisiguro o natitiyak na tayo ay doon sa Kanya babagsak. So ito ang ating sikapin, na tayo ay sana wala tayong ibang babagsakan sa pagdating ng panahon. Tayong lahat dito ay hindi tayo manatili habang buhay na ganito. Darating ang panahon na tayo ay wala na rito sa mundong ito. Kaya habang nandito pa tayo sa mundong ito, may pagkakataon pa tayo na ibinigay ng ating Panginoon upang subukin tayo. Subukin ang ating pananampalataya nang sa ganon ay tayo ay magiging madalisay ang ating pananampalataya kung tayo bagay karapat-dapat sa Kanyang kaharian o hindi. Tulad nga sa mga anghel, mga espiritu, ayon sa tradisyon, dumaan din ang mga pagsubok sa kanilang pananampalataya tulad sa atin ngayon. At ang iba sa kanila ay hindi nakapasa. Kaya ang iba sa kanila, hindi na natili sa kanilang kalagayan, kaya ang iba sa kanila andito sa lupa, hinahagis. Ang pagpunta nila dito sa lupa, hindi dahil dito na sila, kundi inahagi sila dito sa lupa. Ubos din sa patnugot ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay masubok. At kung tayo ay magiging mahina sa ating pananampalataya, nadaig sa mga pagsubok, tayo man ay matulad sa mga anghel na itinapon. Mga anghel na itinapon. At kung tayo ay madaig man sa mga pagsubok na sa ating pananampalataya, kung hindi tayo makapagsisisi na habang buhay pa, tayo ay magiging kaisa sa pagdating ng paghahatol. Magiging kaisa tayo sa mga anghel na itatapon sa impyerno. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay sa katawan, ngunit hindi nakakapatay sa inyong kaluluwa. Subalit katakutan ninyo ang makapapatay ng inyong kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So sa Diyos tayo dapat matakot, hindi sa mga taong nanguusik sa atin. So ito yung mga ang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo na encouragement na sa pagharap sa mga araw-araw nating pangangabuhay dito sa mundo, sa mga panguusig ng ating pananampalataya. Lagi nating tandaan ng buong nating puso, lakas, isip at kaluluwa, tayo ay mahalaga sa Kanya. Higit pa tayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya na kung saan sobrang mura ang balyo na ang dalawa nga sa kanila ay mabibili lang ng isang pera. Tayo pa kaya na napakataas ang balyo natin sa mata ng Diyos, maging dugo ng kanyang sariling anak, ay hindi nag-atupili na kanyang inialay para sa atin, kasi nga tayo ay mahalaga sa Diyos. So huwag tayong matakot.
anuman ang ating harapin ng mga pagsubok, huwag tayong matakot. Pagsubok ng ating pananampalataya, tibayan natin ating loob, manatili sa Diyos. Kahit ano ang mangyayari, manatili tayo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen.